Yun, ang pagbabalik ng driver. Ang pagbabalik ng driver. Ayan. Tapos na. May nagpasa lang sa akin ito eh. Alamin muna natin video nito. Chulala, ayan. Nagbabalik na naman ako. Yo, LC, shout out sa'yo. Meron lang nagpasa sa akin ito eh. Gigil lang ako dito kay Attorney Claire eh. Ay, Attorney Claire Castro! Kachongo! Oh, makinig ka, ikaw... Chris Untog! Makinig kayo dito, ito yung pinagtatanggol niya. Ikaw, kalalo-lalo ka na, Attorney Claire Castro, no? Attorney ka pa naman, no? Diyos ko. Apo, pasingit-singit lang ako kasi... Pag wala yung boss, nagla-live ako. Pagka nandyan yung boss, hindi makapag-live eh. Medyo maluwag-luwag tayo sa oras. Ito, makinig tayo dito. Attorney Claire Cruz. Dali. Mali yata. Sigurado iikot ang mga realista at saka pink. Ito, pakinggan niyo ito ha. Attorney Claire Cruz, Kachongo, Chris Hul, Untog. Ito, banat kayo ng banat kay Sara, no comment. Sa balitang ito, mismo si PPBM na nga ang dumipensa at ipinagtanggol si Vice President Sara sa pananahimik nga nito patungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Si PPBM na mismo ang nagsabi, hindi ito role ng isang Vice President. Wow. Bilang patunay nga ay ipinalita ito ng ABS-CBN. Marcos defends Vice President Sara's silence on West Philippine Sea issue. Ayon nga sa naging payag ni PBBM. It's not the Vice President's place. That's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. So I think we are all in line. I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she will bring them to me. And ang pinag-uusapan nga namin, sabi niya, basta ako, trabaho ng trabaho. That's a good policy. So I don't think it's something to be concerned with. Kaya sa naging balitang ito, laking sampal ito sa mga loyalista at kampeng na laging iniintriga. Binabatikos ang pananahimik ni Vice President Sara ang kanyang sinasabing no comment patungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Proof na walang-wala talaga siya kung wala si VP. Kumikil-kil eh. Nagkukunwari eh. Putting words to VP. Oh, ayan ha. Makinig ka ka Hiping Kulelat na vlogger. Ano pangalan nito? Yung idolo nito, si Arnilio Cosumilang. Ikaw, Hiping Kulelat, Frederick Valero. Mga komunistang gurang, iyak tawa. Ito pa isa, pinasok tayo ng mga tanga. Katulad mo, Attorney Claire Castro. Hindi ko malaman sa'yo, hindi ka naman tanga, pero... siyempre, abogado ka, pero sasabihin ko na rin may pagkatanga ka. Bakit kasi pinipilit nyo? Direct Freddy po ba yan? Bakit ba kasi pinipilit nyo na magsalita si Sara Duterte? Hindi nga trabaho ng Vice President yung foreign policy, yung magsalita. Pinaparis nyo sa inyo, mga chismoso kayo. Lalong-lalo ka na, Attorney Claire Castro, abogada ka pa naman. Hindi mo alam yung ginagawa mo. Anong problema dito eh, no? Hinahaluan nyo kasi ng politika yung mga pagbablog nyo. Abogada ka pa naman, pero mali yung mga pinipilit mo, mali. Hindi pa naman katangahan yung gagawin yung issue yung no comment. Hindi nga trabaho ng Vice President ang mag-comment, magsalita about the foreign policy. Ano yung sasapawan nyo yung presidente?
Tapos sasabihin pa nito si Attorney Claire Castro, eh, hindi ka, bilang presidente, hindi ka, kailangan mo magsalita, Vice President. Eh kung hindi ka magsasalita ngayon, kung wala kang stand, eh, hindi ka pwedeng maging presidente. Eh kung di ba tanga itong abogada na ito eh. Pasensya ka na, Attorney, kababae mong tao. Nasasabihan kita ng tanga. Pero para sa akin, tanga ka talaga. Bakit mo sasabihin na dahil hindi lang nagsalita, ay hindi na magiging, hindi na kayang magpresidente? Anong logic yan na Attorney Claire Castro? Huwag na si Kachongo, bobo naman talaga yan eh. Oo, yung mga bobo yan. Ako, ito si Attorney. Dito ako nagtataka, abogada, no? Saka kay Attorney Libayan, no? Eh sa pagiging abogada niyo, Attorney Claire Castro, bilang isang abogada, parang may pagkatanga yung mga pinagsasabi mo. Hindi ko sinabing tangang-tanga ka as a person. Tanga ka lang dahil isa kang abogada, hindi mo alam yung sinasabi mo. Bakit mo pinipilit na magsalita si Sara Duterte tungkol sa West Philippine Sea? Nung hindi siya magsalita, kung ano-ano sinasabi mo. Kasi hindi pwedeng maging presidente, kailangan may istansya. Hindi ka marunong kasing lumugar, Attorney Claire Castro. Si Sara Duterte, inilulugar niya kung ano lang siya bilang vice president. Inilulugar niya lang kung ano yung tungkulin niya sa vice president. Hindi tungkulin ng vice president ang magsalita tungkol sa foreign policy. O ayan, si Bongbong Marcos ang may sabi. O edi anong tatawag ko siya? Tanga ka. Kaya na maraming nakakaaway eh. Kasi ang lagi niyong nasa utak niyo, porque abogado kayo, lahat na sasabihin niyo, tama. Diba? Dahil abogada ka, lahat na sasabihin mo, papaniwalaan. Ganun ba, Attorney Claire Castro? Eh napakalinaw naman na ang architect ng foreign policy ay ang presidente. Eh bakit pinipilit yung magsalita ito si Sara Duterte tungkol dyan sa West Philippine Sea? Ano, gusto nyo umepal si Sara Duterte tulad mo? Ano, Kachongo? May pa no comment, no comment. Alam nyo kasi, yun ang sinasabi ko sa inyo, dapat yung mabuhay kayo sa reality, Kachongo. Yun ang ibig sabihin ng reality, Kachongo. Bobo. Iksabihin, ano ba reality? Ang reality, si Sara Duterte ay vice president lang. Hindi siya pwedeng magsasalita ng trabaho na salita ng isang presidente. Ang dapat nagsasalita, presidente. Bakit nyo gustong magsalita si Sara Duterte? Hindi naman siya presidente. That is the reality, mga gunggong. Gunggong kayo eh. Ano tatawag ko sa inyo? Kundi gunggong na abogada. Eh kung di ka lang sana abogada, baka maintindihan kita. Eh ang tali-talino mo kung mag-vlog ka dyan sa ano mo eh. Tapos tatanga-tanga yung mga opinion mo. Maaaring sa batas marami kang alam. Ang problema kasi dito sa abogada na ito, alam mo ang problema sa'yo, Attorney Claire Castro, hinahaluan mo na ng politika at personal na ano. Dahil ayaw mo kay Sara Duterte, dilawan yata ito, BBM. Yung pagiging abogada mo, nakakalimutan mo na meron kang dapat obligasyon na magpakalat ng totoo. Isipin mo, ang daming nagbabas kay Sara Duterte dahil nadidinig sa'yo. Tama ba yung ginagawa mo? Hindi tama yun. Isipin mo yung naniniwala sa'yo dahil abogada ka. Magagalit ngayon kay Sara Duterte, pipilitin si Sara Duterte dahil sa sinasabi mo.
Eh mali naman yung sinasabi mo. Isipin mo. Mismo si Bongbong Marcos ang may sabi. At kahit hindi sabihin ni Bongbong Marcos, that is the reality, Attorney Claire Castro. Sara Duterte is just a vice president. She is not the policy maker of this country. Eh kung di ka ba naman boba? Oh, di ba nga pagsabihan ka ngayon ng boba ng isang driver? Sasabihin nyo ngayon, eh bro, sasabihin yung supporter mo, eh driver na hampas lupa lang yan. Hindi ako maniniwala dyan. Dito ako kay Attorney Claire Castro. Diba? Ang yabang-yabang mo dyan sa vlog mo. Kung ano-ano sinasabi mo kay Sara Duterte. Pinagtatanggol ka pa nung katsonggo mo. Eh parehas naman kayong bobo. O ginagawa mong bobo yung sarili mo. Matalino ka nga siguro, pero ginagawa mong tanga yung sarili mo. Diba? O yung sinasabi niyong kasunduan. Meron nga daw kasunduan. Ano yung kasunduan? Status ko. Eh kung dilawan itong abogada na ito, bakit hindi yung administrasyon ni Pinoy ang sisihin mo? Sasabihin nyo, nagbenta si Rodrigo Duterte. Eh si Pinoy ang, sa panahon ni Pinoy, nakuha yung isla. Dumating si Presidente Duterte, ang sinabi lang niya, ita-status ko, kumbaga, eto lang muna, walang gagalaw, walang... Tapos ngayon sasabihin niyo, kasalanan ni Duterte. Eh kung di ba naman kayo mga tanga eh. Tanga itong abogadang to eh, para ito si ano eh. Yung mga sinasabi mo katangahan, hindi ko sinasabing tanga ka sa lahat ng bagay. Maaaring magaling ka sa ibang bagay, pero pagdating dito sa ganito, tanga ka. Kasi bakit ka nagiging tanga? Eh kasi nga, dilawan ka yata. Pinaiiral mo yung galit mo sa mga Duterte, kaya nagmumukha kang tanga. Hindi dapat sa isang abogado yung ganyan. Dapat kung ano yung tama, doon ka. Di ba? Ako kung ano yung tama, galit nga. Misa, inaatake ko si Rafi Tulfo. Misa, inaatake ko si Libayan. Hindi kasi ko katulad nyo. Kung sino yung kinakampihan nyo, kaya tama kaya mali, kakampihan nyo. Kaya nasisira yung, kaya na-demanda ito si Attorney Kabutas eh. Diba? Eh paano ngayon sa... Alam mo, kaya na ang kababae mong tao, attorney, ba't ganyan ka? Di ka ba naiiya sa kamag-anak mo? Eh pinipilit mo yung mali. Pinipintas-pintasan mo si Sara Duterte. Eto naman, daming nambabas ng mga tanga kay Sara Duterte. Pati yung mga vlogger na tatanga-tanga, na mga hiping kulelat, may katsonggo, merong untog, mga wala kay sa ayos. Sinabi ng hindi trabaho ng Vice President eh, pinipilit nyo. Tapos pupunta pa rito si katsonggo, no comment, no comment. O ito pa, isang no comment, isang pantanga ito. O. Eh nagsasabi... talagang mahiya kayo. Sabihin mo sa attorney mo, tatanga-tanga siya, sabi ni Bongbong Marcos. O yan na, yung statement ni Bongbong Marcos. Hindi ako may sabi noon. O sabihin mo dyan sa katsonggo mo, tanga siya. Hindi kayo, nabubuhay kayo sa ilusyon. Mabuhay kayo sa reality. Hindi sa ilusyon.
Tayo mo, tawa lang ng tawa itong isa. Oh. Si Kuya Jer, huwag kayo mag-hide. Eh, hindi mo napakinggan yung sabi ni Bongbong Marcos. Papaulit ko sa'yo. Ah, babasahin ko na lang. Ah, ito. Wait, any comment? Ito, mismo si PBBM na nga ang dumipensa at ipinagtanggol si Vice President Sara sa pananahimik nga nito patungkol sa usapin sa West Philippine Sea. Si PBBM na mismo ang nagsabi, hindi ito role ng isang Vice President. Bilang patunay nga ay ibinalita ito ng ABS-CBN. Marcos defends Vice President Sara's silence on West Philippine Sea issue. Ayon nga sa naging payag ni PBBM, it's not the Vice President's place. That's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. So I think we are all in line. I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she will bring them to me. Yan ang pinag-uusapan nga namin, sabi niya, basta ako, trabaho ng trabaho. That's a good policy. Ah, Kachongo, yung mga kamatsing mo dito, ibalita niyo yung mga kamatsing dun sa Kachongo niyo. Yung sinasabi ko, sabihin mo sa Kachongo niyo, bobo siya. At sabihin mo kay Attorney Claire Cruz, huwag siyang epal. Huwag siyang tatanga-tanga. Sino ang nagsasalita dyan? Hindi ito SM. Tinan mo, SM na yun. Bobo talaga ito. Eh, binalita nga ng ABS-CBN eh, gago. Binabasa lang yung statement. Bobo. Ay. Ang hirap. Utangin na nyo. Ay ba kayo? Nagpupulburon ba kayo? Mga pulburonic na ba kayo? Kahit hindi mo, sabi ko nga sa inyo, mabuhay kayo sa reality, be a realistic. That Sara Duterte is just a vice president. Bakit sila yung inuobligan yung magsalita? Tungkol dyan sa, hindi ako high blood, gago. Ganito lang ako magsalita para madinig mo yung katangahan mo, Jared. Ah. Para madinig mo yung katangahan mo. Ah. Sara Duterte is just a vice president. Bobo talaga. Natataka ako pag ako ang nabalita, ang nagbabalita. Sabi niya. Hindi, gani, nabubuhay si Taku eh. Ang napakaraming tanga rito. Oh. Ito si Jared, sobrang tanga. Oh. Ano sabi? Nasa for TV4 nga at pinagtatanggol nga ni BBM si Sara. O yun, nandun daw sa ABS-CBN. Ikaw, Attorney Claire Castro. Alam ko, abogada ka, mas matalino ka sa akin. Pero pagdating dito sa issue na ito, tanga ka. Bakit ka naging tanga? Kasi nga, pinaiiral mo yung political, ano mo, leaning mo. Kumbaga, dahil galit ka sa mga Duterte at ikaw ay dilawan, ginagawa mo tanga yung sarili mo. Diba? Eh kahit nga, tatanga-tangang hindi abogado eh. Alam yun, na si Sara Duterte, ay walang karapatang magsalita tungkol dyan sa West Philippine Sea. Mas mamirari siya tato. Bakit hindi dinidibak ni Digong ang statement ni... Oh, sige, ito, makinig ka ha. Ito yung sinasabi ng China. Eh gusto nyo talagang ano eh, masunog na lang eh. Ito, makinig kayo, mga tanga. So I don't think it's sa pagkain. Ito. Narito ang kanyang pong pahayag. Ito, makinig ka, tanga. Ngayon ay April 13, 2024 at mababasa nyo sa mga dyaryo natin na kinukumpirma ng China na mayroong gentleman's agreement between President Xi
at former President Rodrigo Roa Duterte regarding West Philippine Sea and particularly DRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Sabi ng spokesperson ng China na ang resupply mission papunta sa DRP Sierra Madre ay limited lamang sa pagkain at tubig. Hindi pinapayagan ang pagdala ng construction materials. And walang pagkakaiba ang sinasabi ng spokesperson ng China sa sinabi ng former President Duterte sa kanyang press con na sinabi niya na yung agreement na yun with President Xi ay tungkol lang sa status quo at tungkol sa limited resupply mission sa DRP Sierra Madre. And that during his term, he succeeded of not getting into trouble with China till the time na bumaba siya sa pwesto. Ang sabi ng dating Pangulo, he did not give an inch of the Philippine territory. Tingnan nyo ngayon sa panahon ni Pangulo. Oh, nadinig nyo. Tatagalogin ko. Wala siya, wala daw ibinigay si Presidente Duterte during his time kahit isang inch ng West Philippine Sea. Diba? Narinig nyo, walang ibinigay. Ano sinasabi nyo ibinenta? Mga tanga. Pangulong Marcos, nandyan pa naman ang Ayungin Shoal. Ang Scarborough Shoal lang nawala noong panahon ni Pinoy, and that's another story. Pero, ano sinasabi nyo mga tanga kayo na ang Ayungin Shoal ay nawala? Ang nawala yung Scarborough Shoal panahon ni Pinoy. Bakit ikaw, Attorney Claire Castro, kung ano-ano sinasabi mo? Tanga ka ba? O nagtatanga, tangahan ka lang? Yan ang mahirap dito sa Pilipinas eh. Kaya hindi tayo umasenso. Puro kayo politika, mga gunggong. Nagugutom na tayo, niluloko na tayo. Palakpak pa kayo ng palakpak. Eh natatawag ko sa inyo, tanga. Lalong-lalo ka na, Atty. Claire Castro. Yung mga pinagsasabi mo na yan, para sa akin, isang katangahan at isang kabubuhan ng isang abogado. Isipin mo sa isang abogado, maririnig ko yung ganyang opinion. Ano kang klaseng abogado? Marunong ka pa eh, driver ka lang, sasabihin nyo. Tangina, pag ma-driver lang, wala nang sasabihin tama at pagka-abogado, puro tama. Sige, pag-ibang nyo, pag sabihin nyo, mali si Bongbong Marcos. Attorney Claire Castro, sabihin mo na mali si Bongbong Marcos. Ikaw, Kachongo. Ikaw, Chris Untog. Sabihin nyo na mali si Bongbong Marcos. Ito nga bugatan to eh. Hindi ko maintindihan kasi eh. Kasi nanonood nga ako dyan dati. Ang problema kasi, nakalagay dyan, Attorney Claire Castro, Attorney Batas, Attorney Kabutas. Tapos makakakita ka ng, ano, paniniwalaan nyo kami dyan sa sinasabi nyo, dahil abogado kayo, ganun ba gusto nyong palabasin dito? At hindi kami papaniwalaan dahil kami hampas lupa. Eh paano mo ngayon sasaranggahin yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na si Sara Duterte is nothing to do with the West Philippine Sea? Atanista siya raw. Eh di ba tatanga-tanga ka, attorney? Tsaka yung gentleman agreement na sinasabi nila. Puro kayo gentleman, yun lang yun, status ko.
walang sa resupply lang, walang materials na pang-construction, yun lang yun. Anong masama doon? Ang sinasabi nyo, ibinenta ni Duterte yung isla. Eh kung di pa naman kayo mga tanga. Bakit hindi nyo tanongin si General Anyo, advisor ngayon ni Bongbong Marcos? Kaya nagkakagulo tayo sa Pilipinas eh. Maraming mga marurunong ng bobo. Di po ba content kayo ng Sarah about Marcos at fake news? Tapos ginatungan nyo pa ng fake. Anong fake news? Ako ba naglabas nun? Yung video na yon, video yon ni Darrell Yap. At pinasinungaling, gusto mo meron akong video nung yung totoong video nun. Gusto mo ipakita ko sa'yo? Gusto mo ipakita ko sa'yo? Eto, papakita ko sa'yo yung original. Sasabihin mo fake news ako, gago ka. Ang kala mo sa akin, tanga. Teka, hanapin ko. Easy ka lang dyan. Ah. Oh, ayan. Ayan yung video na original. Oh. Ayan, oh. Si PPM, ayan, oh. Hinalikan si Sara Duterte. Oh. Oh. Ayan. Ano sinasabi mong na ako nagpakalat ng fake news? Si Darren niya pansisihin mo, gunggong. Ano kala mo sa akin, tanga? Ang nagpakalat ng video na yan, si Darrell Yap, pay account niya, ewan ko kung totoong si Darrell Yap yun. Nahihin yung original eh. Ba't sasabihin mo ako, ano ko gago? O ngayon, paano mo sasagutin Katsongo? Yung puro kayo no comment, no comment. Ikaw, Attorney Claire Castro. Kayong mga nagsasabing hindi pwede maging presidente yan kasi wala siyang no comment lang siya ng no comment. Eh putang ina, kundi ba naman kayong mga bobo? Ipaparis nyo kasi sa inyo si Sara Duterte na hindi marunong lumagay kung saan sila nakalugar, mga tanga. Katulad mo, Attorney Claire Castro, hindi mo alam kung saan mo ilulugar yung pagiging abogada mo. Kung makabanat ka lang ng makabanat, ang gusto nyo kasi palabasin, gusto nyo hawain ni Sara Duterte, si Bongbong Marcos. Hindi nyo kasi tanga si Sara Duterte, Attorney Claire Castro. Parehas kayong abogada. Ang lamang mo lang kay Sara Duterte, isa kang vlogger. Oo. Si Sara Duterte, naging mayor lang, abogada lang, naging vice mayor lang, naging vice president lang. Kaya lamang na lamang ka, Attorney Claire Castro, dahil isa kang vlogger. Si Sara Duterte, hindi vlogger. Kaya napakagaling mo. Napakagaling mong gumawa ng istorya. Eh, ganyan, ganyan ka eh. Oh. Ano pa masasabi niya? Excuse me po. Hindi, ang pinasasagot nito, ang sumasagot dito si Katsongo eh. Ah, nagpapasipsip si Katsongo, nagpapasipsip kay Attorney Castro, bilib na bilib siya kay Attorney Castro at kay Attorney Libagyan. Anak ng puta yung mga Katsongo, yung mga sinasamahan mong abogado. 40 counts of libel ang kaso at isang tatanga-tangang abogada. Ano matututuhan mo sa mga yan?
Ano matututuan mo sa dalawa na yan? Kaya pati ikaw, tanga ka na, lalo ka pang nagmumukhang tanga. Kaisman, there is that is pakikorek ako. Ano yung ka, Spencer? There is that is... Hindi ko maintindihan, Carmelo. Ako, bobo lang ako. Hindi ako magaling mag-English. Sometimes may mga sinasabi kong siguro hindi nyo maintindihan. Pero hindi ganun ang utak ko. Malinaw ang utak ko. Meron dyan magaling mag-English, magaling mag-pronounce ng grammar, pero malabo ang utak. Sa akin, hindi importante kung magaling kang um-English o hindi ka marunong mag-English. Ang importante sa akin, yung laman ng utak mo at laman ng puso mo. Hindi sa akin importante kung abogado ka o hampas lupa ka. Kung abogado ka nga at tatanga-tanga ka at ikaw naman ay walang kwenta, eh dito na ako sa pulubi na may makatotohanan at totoo yung sinasabi. Hindi dahil abogado ka, eh pagpapalit ko yung pulubi kung yung pulubi naman ay tama at totoo yung sinasabi. Eh kasi kayo, ganun ang mentalidad nyo. Kaya hanga-hanga kayo sa Amerikano eh. Diba? Kaya hangang-hanga kayo sa Amerikano kasi magaling silang mag-English. Tingnan nyo yung mga vloggers nyo, panayang English. Tingnan mo si Kachongo, panayang English. Putang ina, alam mo Kachongo, ang nanonood sa'yo, karamihan dyan, Tagalog. Pa-English-English ka, bakit ka English ng English? Kasi yung katangahan mo, pinagtatakpan mo nung kakaka-English mo. Hindi nakakatalino yung pagiging English gago. Kung bobo yung utak mo, kahit marunong kang mag-English, bobo ka pa rin. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Yung Hapon, matalino pero hindi marunong mag-English. Kasi matalino, may laman ng utak. Ikaw marunong kang mag-English pero bobo ka. Inang totoo nun. Kaya pala yung English mo, dinadaan mo sa yung katangahan mo, pinagtatakpan mo, yun naman viewer mo, ay galing nito, matalino to, marunong mag-English ito. Iyan yung mentalidad ng mga viewer mo na mga tanga rin. Hindi nila iniintindi kung ano yung laman ng sinasabi mo. Ang naiintindihan nila, umi-English ka, kaya matalino ka. Diba? Ang naiintindihan ng iba, abogado si ate, ay si AC, shout out sa'yo. Musta ka na, boss? Chief? Napapaaway ang kuya mo. Napapaaway ang kuya. Si AC, pakiano niya, na subaybayan niya si AC. Kaibigan natin niya, si AC Sigaw. Huwag ka na makasali, ha, AC. Ha? Diyan ka na lang kay Batang Yapo. Paki-subscribe niya na. Kaya. Paki-subscribe niya si ano, si AC ano, sikat na yung kaibigan ko na. Buta. Sa kanakakita ng abogadong kami sinasabihan niyo ng fake news. Eh kayo ang fake news eh. Nico David, shout out sa'yo. Kami yung sinasabihan yung fake news. Saan ka naman nakakita ng ganyang abogado? Yung idol mo Kachongo na abogado, si Atty. Libayan at si Atty. Claire Castro, lalong-lalo ka na Jared, yung idol mong abogado, apat na po ang kaso. Apat na pong counts. Ay, salamat, security and security vlog, shout out. Salamat, super singer. Yung abogadang hinahangaan mo na si Atty. Claire Cruz, tatanga-tanga. Nagpapakatanga siya dahil sa political leaning niya. Mas matalino kayo sa akin, na alam ko. Pero bilang isang abogado, tanga kayo.
Hindi kayo dapat, hindi kayo, I mean, sa hilera ng mga abogado. Palagay ko, ikaw, Atty. Cabutas at Atty. Claire Cruz, kung may top 5 sa bobo, kasama kayong dalawa doon. Pero mas matalino kayo tsak sa akin. Admit ko yon. Oo. Pero pagdating sa hilera ng abogado, kasama kayo doon sa mga tanga. Eh, saan ka naman nakakita ng abogado? 40 counts of libel. Eh, buti sana kung isa, dalawa lang. Maiintindihan ko. Baka nagkamali lang, hindi napansin. Ito namang si Atty. Claire Castro. Eh, pinipilit mong no comments, no comments. Eh, kundi ka pa bobo. Bakit mo pipilitin na magsalita ang isang vice president sa isang national issue? Dali. Eh, hindi naman niya trabaho yun. Hindi niya trabaho yun, Atty. Claire. Believe me. Antayin mong maging presidente. Antayin mong maging presidente. At saka mo antayin kung ano i-comment niya. Diba? Asan ba? Nawala na si Nico David, ah. Nagkahanapin ko lang. Napapainit ang ulo ko nitong mga abogado to eh. Nawala, mag-comment. Ayun, ayun, ayun. Alam ko matatalino kayo. Pero pagdating sa ganito, bakit kayo... Alam mo, katulad mo, Atty. Cabutas. Bakit ka na-demanda ng na-demanda ni Rapi Tulpo? Dahil sa katangahan mo. Bakit ka naging napakat... Kasi hinaluan mo na ng personal. Kayong dalawang abogado, hinahaluan nyo ng personal yung pagbablog nyo. Huwag nyo haluan ng personal. Dahil galit ka kay Rapi Tulpo, kung ano-ano pinagbablog mo. O ay nabutasan ka. O di tatanga-tanga ka. Ikaw, Atty. Claire Castro, dahil dilawang ka, galit ka sa mga Duterte, kung ano-ano tinitira mo si Sara Duterte, na wala namang katuturan yung mga banat mo. Bakit hindi nyo banatan yung bakit hindi nyo punahin yung presidente kung nagkakamali? Ang pinag-uusapan natin dito, national issue, Atty. Claire Castro, West Philippine Sea. That is a national issue. Sino, pagka national issue, sino ang nakaka-presidente? Bakit ang kinukulit nyo si Sara Duterte? Ano itatawag ko sa'yo? Tanga! Ay, salamat. Hindi na nakakabuisit eh. Porke mga abogado at mga ano eh, akala mo tama na lahat yung pinanggagagawa nyo, mga gago kayo eh. Yan kasi nakatanim sa utak nyo, porke abogado kayo, kailangan paniwalaan kayo. Abay kawawa naman kaming hindi abogado. Mas marami ang hindi abogadong Pilipino kaysa sa abogado. Ibig nyo sabihin, kayo na ang pinakamagagaling. Eh paano naman kami maglulupa? Paano kaming mga driver? Paano kaming mga... Diba? Yun yung sinasabi ko, Katsongo, kayo, kamatis, analysis, urinalysis. Excuse me. Dapat maging realistic kayo. Pinagtatawanan mo pa kasi hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin ng realistic. Maging makatotohanan kayo. Kung ano yung totoo, dapat yun nang sabihin nyo. At yun ang ipagtanggol nyo. Yun yan, kakachongo, yun ang ibig ko sabihin. Idadaanin nyo sa English-English, mga tarantado kayo. Akala nyo, matalino na kayo nyan. Wala.
Matagal na akong ino. Ayan, ganyan. Oh. Sabi ni Kuya Jared, inom ka ng tubig, inuupo ka ng sa pinagsasasabi mo. Yan lang ang kaya niyong sabihin, mga tanga. 10 taon na akong inuubo, buhay pa rin ako. 70 years old. 50 pa lang. Mahalata mo yung mga tanga eh. Diba? Mga gago to, ako pang gagaguhin nyo. Huh? Marilyn Manny, shout out. Ikaw, Tony Claire Castro, huwag kang tatanga-tanga. Kawawa ka rin katsonggo eh, no? Isipin mo yung dalawang abogado mong sinisipsipan. Parehong tanga. Parehong tanga bilang mga abogado, ha? Hindi ko sinabing tanga, man na mas tanga sa akin. Definitely, mas marunong sa akin yung mga yan. Aminado ako doon. Dahil sila nakapagtapos ng abogasya. Pero hindi ibig sabihin dahil nakatapos ka ng abogasya, eh matalino ka na. Kasi kung iahanay sila doon sa mga abogado, kasama sa top 5 na tanga, itong dalawang ito. O, bakit ka mo? Abisan ka naman nakakita ng abogadong 40 counts of libel. Buti sana kung ang kaso nito si Atty. Kabutas ay nakasagasa o nakapatay. Eh, maiintindihan ko na hindi katangahan bilang isang abogado. Eh, libel eh. Yun yung mga sinasabi mo. Eh, nagtuturo ka ng batas. Pero ikaw, nababalikan ka ng batas. Eh, ba't pa ako makikinig sa'yo? Eh, ikaw nga, yung mga sinasabi mo, eh, nai-demanda ka dahil dyan sa sinasabi mo. Eh, di sabihin, tanga ka. Katsongo, naintindihan mo yon. Diba? Meron talaga na didemandang abogado. Pero hindi sa libel. Dahil yung chismis, yung paninira, yun yung sinasabi mo. So kung yun yung sinasabi mo, dapat iniingatan mo. Dahil alam mo na ang batas about libel. Pwede mong iwasan yun kung hindi ka tanga. Eh kaso tatanga-tanga yung abogado nyo. Ayan, 40 counts. Diba? Ano tawag mo doon? Matalino. Natatalinuhan ka pa katsonggo kay Atty. Kabutas. Ang matalino sa'yo, 40 counts of libel. Medyo ako, hindi ko kukuha ng abogado yun kahit libre. O itong attorney mong isa, si Atty. Claire Castro. Eh kung di ba naman tanga itong abogadong ito, pinipilit niyang magsalita yung Vice President tungkol sa national issue sa foreign policy. Eh, ano tatawag mo dyan? Hindi ba tanga? Nung hindi magsalita, kung ano-ano sinasabi. Hindi na ako magtataka rito kay Atty. Libayan kung ma-disbar ito pagdating ng araw eh. Eh si Atty. Aganda mo pa naman. Huwag kasi kayong pumasok sa politika, mga abogado. Pwede naman kayong mag-vlog, pero huwag kayong papasok sa politika kasi awa yan eh. Kailangan mong idepensa yung pinapanigan mo. Yung ka naman pinapanigan mo, hindi lahat yan na ginagawa is tama. Diba? Dikdik kayo ng dikdik sa mga Duterte. Chulala, alam mo namang sino papasok sa politika, mga driver. Oh, pwede, mga driver. Oh, eh minsan nga mas may utak pa yung driver eh. Oh. Diba? Ito pa isang ano eh, isang tanga yan ah.
Abay, parang ikaw ata ang B, hindi po libel yun, copyright infringement. Oh, sige, copyright infringement na kung gusto mo. Oh, hindi ba niya alam yan? Oh, sige na, oh, mali na ako. Oh, kung copyright infringement, mali ba yun? Bakit siya na copyright? Hindi ba siya, hindi ba katangahan yun? Ano ba? Natatawa ka dito sa mga gagod to. Nadimanda na yung... Nadimanda ng 40 counts. Ewan ko sa inyo. Ba't kayo nagkaganyan? Napakatatangan nyo. Huh? Sobrang tatangan niya. Kasi nga kayo, yung attorney mo, ganito gawain sa pagbablog niyan. Pansinin niyo yung attorney niyo, si Kabutas. Kukuha ng isang video. Re-reactionan niya yung video. Ang katwiran niya, nire-reactionan niya. Eh, saka naman nakakita ng abogado ang sinasabi ni attorney Kabutas nung una. Kaya raw siya nag-vlog para makapagturo sa batas. Eh bakit ngayon nangunguha ka na ng video at nagre-reaction ka na? Nakikipag-away ka na sa YouTube mo na dati ang sinasabi mo, ipapaliwanag mo lang yung batas. Kukuhanin mo yung video ni Rapi Tulfo. Tapos sasabihin mo, hindi, meron tayong per-used, ano po. I mean, hindi, walang problema, walang problema. Ang importante, sinasabi ko kasi dito, trying hard comedian, kung isa kang abogado, magkakaroon ka ng kasong ganun, eh maski nga siya, hindi siya makapaniwala eh. Eh, ano kang klaseng abogado? I mean, maging realistic tayo. Kung ako, ang titingin kay Attorney Kabutas, aba hindi ko siya kukuhanin ng abogado. Bakit? Eh, ba't ko siya kukuhanin ng abogado? Eh, siya nga nadidimanda eh. Ibig sabihin, kaya ka na demanda, may nilabag ka na hindi mo alam. Abe, teka muna, eh paano mo ako ipaglalaban kung ikaw mismo, yung sarili mo? No? Ay, sino? Hindi ba tanga? Ano tawag mo doon? Ikaw ba, tanungin ko nga kayo, kung kayo ba may kaso, kukuha kayo ng abogado, halimbawa nakahilera si Attorney Libayan, si Attorney Claire Castro, tapos merong isang attorney, halimbawa si Attorney Topacio, Ferdinand Topacio, sino kukuha ninyo? Mas mahal si Attorney Topacio. Medyo mahal-mahal ng konti itong dalawa. Mas mura itong dalawa. Sino kukuhanin nyo? Kukuhanin nyo siyempre yung mura. Pero, pag nalaman nyo, teka muna, eh maraming kaso to si Attorney Libayan ah. Eto si Attorney Claire Castro, parang mali yata yung pinipilit niya yung Vice President ay magsalita about sa foreign policy, sa foreign na ano. Bay, teka muna, dito na ako kay Attorney Topacio. Kahit mahal ito, siguradong dito, may chance ako manalo. Dito sa dalawang to, siguradong talo ako. Pagka ang attorney ko ay si Libayan at si Attorney Claire Castro, siguradong talo ako. Di ba? Bakit? Eh, ilang counts lang 40.
kung ano man yung kaso ni Attorney, regardless kung anong kaso yon, the fact na siya ang nag-commit nung kaso, eh kabubuhan yon. Okay, ano na lang ako kay Sidred Porton, si Fred Porton, ah, kay Raymond Porton. Eh mura nga ito si Attorney. Talo ka naman. Dito naman kay Attorney Claire Castro. Hindi ko alam kung anong klaseng abogado itong dalawa to eh. Kung ito ba yung mga trial lawyer. Marami kasi nga klase ng abogado eh. Dito nga sa Hong Kong, meron pang ano eh. Trademark eh, parang ganun. Yung kumbaga yung pinaka-specialized nila. Diba? Maggago ka mo. Sino ba yung LC mo ng patulan? Huwag mo na patuloy. Mga tanga na eh. Huwag mo na patuloy kasi mga tanga yan. At ako hindi na magtatagal. At yun lang, ito, Kachongo! Ano, alam ko naman, ibibigay sa iyo. Ibibigay ng mga kamatsing mo. E si ano kasi? O JJ, magaling tong dragon to. Ito kasi si Kachongo, may community yan. Ang kanyang leader dyan, si Kabutas. At saka si Attorney Claire Castro. Yan ang idol niya eh. Kachongo Community, ang member niya, Kamatsing. Oh, mga Kamatsing, magsumbong na kayo kay Kachongo. Si Kayo. Si Kayo, si yung mahaba balbas na abukay na kagana, nakataas na madilim, parang si Boy Bantot. Si Boy Bantot ba? Kachongo tawag ko dun eh. Master, mag-live ka ba? Magkatapos na ka, mag-live ka. Nakakaapat na yata akong live eh. Alfredo Villadios sa watching from niya, sa shoutout dyan. No? Sige, mamaya, live daw si Master. Ito si Buster, ayaw pumatol sa mga magagaling na abogado. Yap, manugang ni Mayor Magalong. Alam niyo si General Magalong, napakagaling na general yan. Bilib na bilib ako dyan. Kasi dapat naging PNP chief yan eh. Nung panahon ni Pinoy. Pinaimbestigahan niya yung mamasapan, no? Ngayon, lumalabas sa investigasyon niya, may pagkakamali ito si Pinoy. Eh pinatatanggal sa kanya yung pangalan ni Pinoy, hindi tinanggal. O, nasira yung kanyang karir. Dapat naging PNP chief yan. Kaya lang, hindi naman magkadugo si Attorney Libayan at saka si General Magalong. Kaya yung prinsipyo ni General Magalong at yung katinuan ni General Magalong, excuse me, imposibleng mamana ni Kabutas. Dahil manugang lang siya. Ano? Malas na manugang. Kasi yan ang kanya, Sharap. Naka? Eh, sagutin niyo yan, Attorney Claire Castro, ha? Huwag kang ano, huwag kang bobo. Ha? Huwag kang bobo. Hindi porke abogado kayo, lahat na lang nasasabihin nyo tama. Hindi porke driver lang kami, eh lahat nasasabihin namin mali. Di ba meron tayong tinatawag na common sense? Sana edigiran yung mga paulit-ulit na dito. Awan ni LC. Yung nagdaya na. Inagpadala po sa inyo with personal naging abogado niya po siya to. Nanalo po siya doon. Ah, okay, de good. Kasi ako, sinasabi ko lang dito, yung reality. Ikaw ba naman?
kung normal kang tao, alam mo na si Attorney Libayan ay 40 kaunso pa ang sinampas sa kanyang kaso kung libel o bla 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 kung ano, kukuhanin mo pa bang abogado? Eh siya mismo yung nag-commit nung pagkakamali na yun. Siyempre hindi mo nakukuhanin yun. Eh daming abogado dyan eh. Ba't ka kukuha ng isang abogado na hindi niya kayang ingatan yung pagiging abogado niya? Eh paano kanyang maiingatan kung yung mismo sarili niya ay hindi niya maiingatan pa? Ganun lang kasimple yun. Nagtataho alam ako. Ako paano na ako ka-special? Kasi ganun ang gusto nilang palabasin eh. Gusto nilang palabasin ganun. Na porke abogado sila, sila yung magaling. Wala pong monopolyo ng kagalingan. Meron pong nakapag-aral na nakatapos pero bobo. Magaling lang siya sa memorize, bla bla bla. Pero merong hindi nakapag-aral, it is because kulang siya ng kakayahang mag-aral. Pero matalino, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Mark Zuckerberg. Ayan. Yeah. Si Bill Gates. Bill Gates ba yan? Lumina audio mo kasi may tumawag eh. Umina. Umina ba? Eh magpapaalam na ako. Bye-bye na. May tumawag kasi eh. Na ano yung telepono. Babus.